Hello. So ngayon nandito ako sa Novaliches sa Maysuyo and then magpapalinis ako ng kuko ayan. At saka ng sa kamay at saka sa paa. And 100 raw dito, 100 pesos magpalinis. And ito yung view dito. Minsan lang ako nagpapalinis ng kuko, once a year lang. And asawa ko lagi nagsasabi, magpalinis ka kuko, ganyan, papareban, ganyan. Nung time na nagkaroon ng tipit-tipit, kasi nga dalawa na anak namin, lagi ko sinasabi na hindi na ako magpapalinis ng kuko, ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, bakit mo pinag-anuhan ng sarili mo? Hanggang ako na lang naglilinis ng kuko ko sa bahay. Sabi ko, hindi naman kasi ayoko magpalinis kasi nga wala akong time, baby, ganyan, iyak ang bata, walang katulong. Tapos 17 years nagsasama, darating siya, magluluto, tapos hapon babalik siya trabaho, tapos i-prepare ko pa yung mga homework, mga seat work, ganyan, ng mga anak ko, tapos mga books. So, wala na akong time talaga for beauty pampering. So, ayan, ngayon, dahil nga matanda na sila, teenager na, magpa-pamper muna ako, beauty pamper. Dito lang tumalapit sa, sa Novaliches bayan. So, ayan. Tingnan yung haba ng kuko ko. Ang daming ingroom talaga ng kuko ko. Natakot talaga ako. Pag kinuha niya yung ingroom ko, natakot ako. Nakita niyo yung ingroom ko, ginagano'n niya. Tapos, grabe, umaangat talaga yung laman. Natakot talaga ako. Ayan. Hindi talaga ako nagpapaalis ng Hindi ako nagpapaalis ng ingroom. Isa yun ang problema. Kaya masakit talaga. Kaya, ayun. Tinry ko na ba si Hero, si Gabi na alisan ng ingroom. Gusto nila akong saktan. Mami, gagawin na namin ng ang mga homework namin, magbe-behave na kami. Sabi nga, masakit kasi yun. So ayun, kung anong masakit sa'yo, masakit din sa akin. Ganun lang yun ang buhay. So ayun, na talaga, sabi ko, sorry. Tapos yung kay Gabi talaga, yung nasama yung laman, tapos biglang sumirit yung dugo talaga. Sa mami, please, don't ever touch my nails na mami. Sabi ko, sorry. Tapos nakita ako ng asawa ko, sabi ko, kaya ayaw namin magpa-trim ng kuko sa'yo. Grabe, gigil na gigil ka. Sabi ko, sorry. Hindi ako pwede magtrabaho ng ganito, yung maglinis ng kuko kasi ako mismo, nasusugatan ko sarili ko, yung parang nagaganong-ganong ko yung nail polish, tapos mamaya sumirit na yung dugo, and then sabi ko, aray. So, ganon. Kaya, hindi ako pwede sa maglinis ng kuko talaga, then baka magkaroon ng problema. So, hindi ako kalmado, medyo isang ganon lang gulat na ako. Kaya hindi talaga ako pwede sa lahat ng skills. Kahit mga anak ko sinasabi, Mami, you behave na. Dapat talaga ako pag-behaving. Kasi pag ginanong ko talaga, as in, ultimo, yung sarili ko, nagaganon ko. Kaya sabi ko, mainit ang ulo ko, lumayo muna kayo sa akin. Sarado niyo muna yung pinto, tatawagan ko kayo pag okay na ako. So, ayun. There's a traumatizing siguro na nangyari sa akin before, and hindi ko pa ma-accept yung
reality hanggang ngayon, and forgiveness and apology to those people. That's why I had those traumatic experience. So if you had a forgiveness or acceptance or apology, mawawala lahat yung mga takot, yung mga hindi mo magkatiwalaan si ganito, yung trusted to other people. So ayun lang, gusto ko lang i-share, friends.